Radio natin nationwide. Samantala, isa sa manoy top 3 high-ranking official ng CPPNPA napatay sa bakbakan sa Pantabangan. At ito pala ay tubong Gimba dyan po sa Nueva Ecija. Detalye na balita mula sa 105.3 Radyo Natin Gimba mula kay Army Caranza. Army, good morning. Yes, good morning Sir Angel, Ms. Presta, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Isa sa napatay sa engkwentro ng militar at umanoy kasama sa top 3 high-ranking officer ng New People's Army o NPA sa Barangay Malbang sa Pantabangan Nueva Ecija nitong Miyerkules ay tubong Gimba Nueva Ecija. Kinilala ito na si Hilario Giwo, alias Pepin, 64 years old na ayon sa AFP 7th Infantry Division ay kasalukuyang acting secretary ng KRGL o ng Komiteng Rehiyon ng Gitnang Luzon at commander ng Regional Operational Command. Nitong Biyernes ng gabi na iuwi sa Gimba ang labi ni Giwo at kasalukuyang nakaburol sa Eternal Garden dito sa Gimba kung saan nagluluksa ang mga kaanak at kaibigan nito noong high school. Ayon sa kaanak, 46 na taon sa armadong pakikibaka ang nasawi. Inialay ang buhay sa masa at kumilos sa Sierra Madre Mountain. Kung sa panig ng militar ay tinatawag silang terorista, bayani at martir naman ang pakuhulugan ng mga kaanak nito at kaibigan. Sa report ng AFP, 10 ang napatay sa engkwentro. 3 babae ang nadagdag kinabukasan sa naunang 7 na itireport ng 84th Infantry Battalion ilang metro mula sa encounter site. Samantala, sa statement ni Brigadier General Joseph Norwin D. Pasamonte, commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade ng Philippine Army, nagpaabot naman ito ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at nalulungkot na umabot pa sa ganong engkwentro. Anya pa ay hindi nagkukulang ang gobyerno sa panawagan na sumuko na at magbagong buhay ang mga rebelde. Naglabas din ng statement ang grupong Karapatan Central Luzon, nananawagan ito na sundin at ipatupad ang international humanitarian law sa insidente. Ayon sa grupo, tila sadyang inilagay sa hilera na parang mga trofeo at kinunan ng larawan ang nakahantusay na katawan ng mga kalalakihang umano ay mga kasapi ng New People's Army. Nabahala ang grupo sa pagkalat sa social media ng mga larawan ng mga nasawi na walang pahintulot sa mga kaanak at walang paggalang sa labi ng mga napatay, at nagtataka rin kung bakit hindi raw agad in-report ng AFP sa opisyal na bilang ang 3 kababaihan gayong ilang metro lang naman hindi umano ang layo ng mga ito sa iba pa. At yan ang balita mula rito sa radyo natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Ako si Army Caranza, kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army. Alam mo, ito lang din ang nakakabuisit dito sa grupong karapatan. Magsasalita sila ngayon pagkatapos na nung bakbakan. Mm-hmm. Tapos ang pag-uusapan nila, yung mga, yung mga violation daw na nagawa. Bakit hindi nila pinapayuhan tong mga kasamahan nilang nandun sa bundok na eto na yung mga programa ng gobyerno? Wala naman dahilan para mabundok pa, partner. Eh. Okay. Di ba? Lahat ng programa inaalok na. Mm. Ang dami ng mga nagsibaba. Mm-hmm. Siguro, pinakamagandang role ngayon ng karapatan, para mapangalagaan ang karapatan, ng mga gusto nyo mapangalagaan ang karapatan, iparating nyo sa kanila na meron ng mga ganitong programa. Oo. Hindi yung, di ba, magsasalita kayo na dapat hindi napipicturan yan, na violate yung privacy nila. Mm-hmm. Partner, di ba? Post ano na yun, partner. Oo, di, tsaka wala siya, wish you partner. Di ba? Hindi mo maintindihan. Ewan ko. Partner, ang laging ang tanong natin ay, ano bang napala nung mga nakumbinsin na namundo? Gutom. O yun nga eh. Diba? Hindi, tsaka partner, tinatakwil na ng mga magsasakay. Dahil ang ginagawa nitong, lalo na sa amin sa Mindanao, karamihan dun sa mga mga namumundok na yun, mga tulisan na lang partner eh. Ngayon, gustuhin mo bigyan sila ng mga ayuda. Suporta, ganun. Oh, partner, wala nang kinikilalang prinsipyo eh. Nanunulis na lang. Dati ba, nakakatulong sila kahit papano, partner? Wala, partner. Yung sinasabi lang nila, nagbibigay sila ng proteksyon doon sa mga kababayan natin sa bundok. Okay. Yun yung mga kinakatuwiran nila. Oh. Eh, partner, after ng NTF LCAC, na bigyan ng access na daan, na mas napapadali ng pagpasok ng mga ayuda ng gobyerno. Oo, natutulungan eh. Kaya bumaba ang drastically bumaba ang insurgency. Bilang ng mga namundok. Oo.
Tapos nakita na nila na marami namang mga nakinabang na doon sa programa. Kaya siguro doon sa mga taga-karapatan na ang pinaglalaban ay karapatan ng mga mahihirap. Ano? Ito yung magandang pagkakataon. Sabihin ninyo may mga ganitong programa. Oo. Hindi ho perfecto ang gobyerno. Binabatikos nga natin. Palpak nga sila doon sa ASF. Diba? Doon sa paglaban natin sa African swine fever. Ano? Pero hindi ho lahat. May mga programa na magandang tangkilikin ano? At suportahan. Diba? Para makatulong doon ho sa mga kapatid nating naligaw dyan sa bundok. Radyo Natin Nationwide! Alas 7:42.